Kamusta mga tol? Eto mga tol, no, si Kapre, walang ka-skill-skill talaga eh, no? Pero laki ng sahod, mamaw pa eh, no? Eh bakit kaya? Tirain na natin yan, pero bago yan, atyara muna tayo, focus lang sa goal. Eto mga tol, no, napakagandang example talaga ni Kapre eh. Wala talaga kasi itong skill, pero 205 million lang naman ang salary. So bakit ko ba sinabing walang skill to? O yan, tingnan nyo, umihit, sinapian na whiskey, by the way, naku, layo tol ah. Oye pa, nice tol, late yan, mismatch yan ah. Sinapian ni Hakim Olajo, ah, nag-dream shake pa, nahila, walang tinamahan, hype ka tol, paasa ka. Oye pa, isa, pwede sabi mo tol, ay hindi kaya, yan, floor 10 na lang tol. Naku po, sabi ko naman sa'yo tol, mga araw-araw, makasusugot na yan eh. Oye pa, isa, nice cut tol, naku po, nice ring ah, pinloader na naman, toda, sampusta. Oye pa, 3 points tol, 3 points, naku, wag tol, naku, tigas ng ulo mo talaga, yan ang sinasabi ko eh. Pati tuloy si Holiday Double Bay, tingnan nyo, napamewang na lang tuloy sa'yo eh, oh. O oh, yan, malapit-lapit yan, tol. Naku po, pinloader na naman. Ano ba naman yan, tol? Ay, pumasok! Ay, panalo na kami, hanip, basta! Eh, pa, isa, nice offensive rebound na naman. Pwede sa'yo mo, tol, layup! Ay, ano ba yan, tol? O, pa, isa, tira mo! Ay, pucha, ano ba yan, tol? Ito pa, isa, offensive rebound na naman. Nice yan, o. Oh. Pwede sa'yo mo, tol, nilayup! Naku po, baliktad yung pectus, tol, ah. Pectus sakit na dyan, eh. O oh, yan, nakita nyo naman, di ba? Talagang walang ka-skill-skill eh. Kahit si shot-shot niya, tignan nyo, yan o. Oh, puro X talaga yan sa short range. At wala talagang tira sa mid range to. At isang best ang tumira sa 3 points to eh. So lahat na shoot niya, halos sa loob talaga lahat. 280 out of 406 sa loob. 69% mataas yun ah. Kaya ganyan yan mga tol. Kasi karamihan talaga ng tira niya, yung mga pasa galing sa mga pick and roll. Ayan o, oh, tak-tak! Okay pa isa, oh, ang ganda ng screen o. Oh. Ang ganda rin ng roll niya o, oh, nakabuelo yan, tak-tak! So most of the time mga tol, no, makikita mo siya umi-screen tsaka nag-roll na ganyan. Tapos puro regalo naman sa loob na ganyan, dok-dok na naman yun, no. Kaya talaga sobrang taas ng field goal percentage to sa loob eh. 69% ba naman? Eh kasi ba naman, pagkapasa sa kanya, nagagawin niya. Dadak-dak na lang yung ganyan eh, oh, dak-dak! Pero syempre, kailangan natin i-acknowledge yung napakagandang timing talaga niya sa roll. Ayan, tingnan nyo, no, umangat si LA Lopez, tsaka siya ngayon nag-roll na ganyan. Kaya libre-libre siya dyan, dak-dak na naman yan, no. O ayan pa, tingnan nyo, safe play lang talaga to eh. Pagka-screen niya kay Pusa Cat, ayan, gumit na yung depensa oh. Tsaka siya ngayon nag-roll, ang ganda na naman no. Tsaka tandaan nyo mga tol no, ang pick and roll ha, nagsisimula talaga yan sa isang magandang screen. Pag magandang screen mo, mag-a-adjust ngayon yung depensa. Ayan, kita nyo, nag-adjust oh. At dyan, tsaka ka naman magkakaroon ng mas magandang dadaanan sa roll na ganyan. So ang gawin nyo, syempre, tigisan yung screen nyo sa pick and roll tulad niya no. Kaya lang naman sila nagkaroon ng advantage dyan kasi nga, wala na sa harap ni J-Lo yung bantay niya. Kasi maganda yung screen eh. Kaya yan, gumit na tuloy yung bantay ni Capre oh, kasi kailangan yung tumulong na ganyan kay J-Lo eh. Kaya nalibre tuloy si Capre oh. O yan pa, tingnan nyo yung screen ni Capre oh, yan oh. Tapos ayan, tingnan nyo, parang 2 versus 1 na yan, di ba? Kaya ang ginawa ni Lori Mancanor, gumit na ngayon. Eh syempre, ang hirap talagang bantayan yan. Isa ka lang, tapos babantayan mo, dalawa. Eh di ba, kung dalawang chicks yan, Mancanor, di ba? Kahit dalawang chicks pa yung sabay na yan, pwede yan, di ba, Lori Mancanor? At tapos, kapag hindi naman siya nag-i-screen, no, syempre, abangan siya sa mga pasa na ganito. Pwes 2-1 lang yung ginagawa niya eh. Normal naman to kahit saan, di ba mga tol? Kapag may pumasok sa loob, tutulog yung sentro ng depensa. Doon naman nalilibre ngayon yung sentro ng opensa. Ayan, tingnan nyo, ayan o. Oh, tulong na naman yung sentro, o. Oh. E di syempre, malilibre ngayon si Capre. Ayun, parang Capre naglambiti sa puno ng balite, o. Oh. Tapos tandaan nyo mga tol, no, kapag ganyan ha, andun dapat kayo palagi sa kabila ng bola tulad niya, no. Nung pinasa sa corner, tingnan nyo, ayan o, oh, lumipat siya sa kanan, di ba? Para pag tumulong yung sentro ngayon, syempre, maiiwas sa kabila, ganun lang kasimple eh. At kapag ganyan naman, dyan mo naman makikita ngayon yung napakaraming alley-oop talaga dito kay Capre, no? Ang galing din niya kasi talaga sa ganito mga tol, eh, no? Ganyan, tingnan nyo, tinuturo niya kagad, alley-oop mo tol, ako na bahala! Nice yan! O, yun, like natin, nagkakalimutan naman tayo ha, pektos ang kayo dyan eh. At yan naman yung tingin kong isang napaka-importante mamaster talaga ni Panungkit mga tol. Tingnan niya yan o, nung sumalaksak yung kakapi niya, imbes na magstay siya sa labas, eh wala naman siya tira sa labas, sinabayan niya ngayon ng cut pa alley-oop. Nice yan o. O ayun pa isa, tingnan niyo mabuti ha. Ay dito ko dadaan po sa cut. O tingnan niyo, ginawa niya o, lumayo kagad siya sa tao niya at bumuedo kagad siya ng alley-oop. Nice layup, eh wala, bayong buti na lang, dadakdak niya o. Sinasabi ko sa inyo mga tol ha, na hindi yan skill. Yan mga tol ay IQ yan, understanding na malilibre ka kasi tumutulong yung tao mo eh. Kaya ang gagawin mo, bubuelo ka palagi sa alley-oop. O yan pa, tingnan nyo, nasa gitna siya diba? Pero nasa kaliwa yung bola, ginawa niya, pumunta kagad siya sa kanan. Kasi normal na gagawin ng sentro ng depensa, ganyan diba? Kagaya ng ginawa ni Gary Ayton. Pero yan, tingnan nyo, tumuro na kagad siya ng alley-oop. O yun, nice pass na naman po sa cut. At ito pa, normal din itong ginagawa ng depensa mga tol. Tingnan nyo si Makihiya ha. Hinaharangan niya ngayon si Capre. Pero nauna si Capre sa pwesto. Yan, alip na naman tuloy yan. Tapos mga tol, isama na rin natin itong mga cut para matutunan natin. Kaya kita nyo yung cut niya oh. Buong cut niya, anong ginawa niya? Nakataas yung kanang kamay niya pareho no. Dito mapasa tol, dito. Ayun, napasahan na nga doon oh. Dak-dak! So magawin niyo mga tol, kapag kakat kayo tulad niya, syempre, itaas niyo yung mga kamay niyo para makita kayo. Huwag kayo maniniwala sa iba na sabi na, huwag mo itaas yung kamay mo kasi makikita ka ng depensa eh. Ang mas importante, makita ka ng kakapi mo at kung saan nila ipapasa yung bola kasi paniguradong gagawin nila, tatargetin nila yung kamay mo at doon nila ipapasa. Yan, nice pass yan oh.
Oya, tingnan nyo, pagkaroon niya, sabi niya, dito, tol, dito, dito, dito. O, tingnan nyo sa pinasa, o, yan, o, sakto sa kamay, di ba? Ganyan yung gagawin yung pasa, mga tol, ha? Kung saan hinihingi na kamay, doon nyo rin ipapasa. Tapos, di ba, sabi ko kanina, palagi siya nasa weak side para sa aliyup. Eto naman, mga tol, no, kailangan nyo rin matutunan tong cut na to, eh. Kaya ang cut na yan ay pagitna, o, yan, tingnan nyo, nice layup yan, o. Kasi yung pwesto niya na yan ngayon, para sa aliyup yan, di ba? Nakaharang naman dyan yung tao mo, so ang cut mo talaga dyan, papunta dyan sa gitna na ganyan, para merong spacing, di ba? Yan, nice na naman yan, no? At kung papasin dyan, mga tol, no? Yung isa pang cut niya na yan, ayan, no? Kinakain niya yung pwesto, kasi aware siya, nandun si Tamurant, eh. Kaya, ayan, tinan nyo kamay niya, oh, hinaharangin si Tamurant, oh. Eh, kahit di mo naman gawin yan, tol, hindi naman doon depensa si Tamurant, eh. O ayan pa, tinan yung depensa, oh. Tumulong yung tao niya, so aharangan na naman siya, pero napwesto niya kagad, oh, easy 2 push na naman yan. So importante, kainin mo talaga yung space. Isil mo lang tama, lalo na ganyan, no? Maliit yung bantay mo. Eh di dapat, syempre, masil mo na yan. Or else, eh talaga maliit yung chance mo makapasok sa NBA. Yan ganyan, no? Kung papasin dyan, mga tol, no? Ginagamit niya yung katawan niya, tsaka yung kamay niya na pangsil. Tapos nakataas yung isang kamay niya na ganyan, no? Again, mga tol, ha? Doon nyo ipapasa sa kamay na humihingi. Tandaan nyo yun, ha? O yan, tingnan nyo pwesto na pasa. Sakto, di ba? Ayan, lalim yan. Eh di syempre, patay ka dyan. O ayan pa, tinan nyo mabuti mga tola kung paano nyo gamitin yung mga kamay niya na pangsil. Tinigas niya yung kanan niya, ayan, lumipat naman si Bulbol, kaliwa naman yung pinantigas niya, at pinanghingi naman niya ng pasa yung kanan. Ayan, nice pass naman si Pusokat, oh. O ayan pa, kita niya mga tolo, si Mahal yung tao niya, ha, 6'8 yan, same technique yung ginagawa niya, eh. Pinasa sa kamay niya na humihingi, wala na magagawa si Mahal yan, lalo yung pagkakabaon niya kay Mahal, eh. Yan sana mga tol, no? Kung yung bata sana natin magaling na ganyan, nako po, marami talaga pahihirapan yung bata natin, eh. Kaso gusto ata maging gwardyo ng bata natin, eh. Kahit na mas patakad pa nga siya actually dito kay Capre, no? Sayang ganyan mga tol, no? Sayang na sayang lang ang pagtangkad mo. Tapos kapag maliit naman yung bantay niya, tulad niya, sisuot yung bantay niya, 6'2 lang yan, eh. Eh wala naman yung pinagkaibad sa video natin kahapon, mga tol, 6'2 yung bantay nun, eh. O tingnan niya ginagawa niya, hindi na niya ginagamit ngayon yung katawan niya, tinutuunan na lang niya ng kamay niya, eh. Ano ba logic dyan, mga tol, ha? Siyempre, pag maliit kasi yung bantay mo, siyempre, ang laki mo, ang takad mo dyan. Huwag mo na ibababa yung katawan mo para gamitin mo yon. Ang gawin mo, tuunan mo na lang ng kamay mo na ganyan para nakipaglaro ka sa bata, di ba? Pag bata pa kalaro mo, binubunggo mo na ganyan. Eh di ba, tinutuunan mo lang din? Kaya ang taas talaga ng field goal percentage dito sa loob, eh. 7-1 kasi ito, eh. Ang laki niyan, eh. Tapos malapit sa ring. Meron namang sense, di ba? Malaki ka, eh. Siyempre, saan yung advantage mo? Sa loob. Ganun lang kasimple yun, eh. Tapos pakita na rin natin itong sipag ni Capre. At tingnan nyo, galing sa labas yan, ha. Pero pumapasok agad siya sa loob para kumuha ng offensive rebounds, no? Again, mga tol, ha. Yan ay hindi skill. Yan ay sipag at determination na makuha mo yung bola kahit nagaling ka pa sa labas, eh. Basta tumira yung kakampi niya, matik yan, papasok talaga sa loob yan, eh. Magtatangka palagi yan kumuha ng rebound, eh. Eh kasi ano ba posisyon niya? Sentro siya, eh. Ano ba trabaho ng sentro? Eh di ba rumibound? Eh kita nyo, humahasa talaga sa rebound, di ba? 3.1 offensive rebounds per game. Akalain mo yun, no? Sa offensive rebounds pa lang, nakakatatlong rebound na kagad to. Eh syempre naman, kita nyo naman yan, puro puti yan, no? Tapos yan, tingnan nyo, oh. Bigla may lupit akong nakabalas sa saka ng puno ng mangga, eh. Yan, tak-tak yan, no? Tandaan nyo mga tol, ha, ang sipag at tiyaga, importante talaga yan, eh. Kahit sa larangan pa, ha, hindi lang sa basketball, ha. Sinasabi ko sa inyo mga tol, ito totoo to, ha. Meron akong kakilala, bagger sa supermarket sa umaga hanggang hapon. Tapos sa gabi, tricycle driver naman lang, yan, sipag talaga, eh. Shoutout pala sa iyo, tol, saludo talaga ako sa iyo, eh. Tapos syempre, kailangan malakas din yung katawan mo. Tulad yan, no? Para tinulak na yung bata, eh. Putmak tuloy yan. Eh tol, bakit ba naman pati katawan mo kailangan malakas? Eh syempre, meron digmaan sa ilalim. Tapos magsisipag ka. Eh paano kung lampa ka? Eh di syempre, gustuhin mo magsipag. Eh pagod ka naman kagad. Paano ka lalaban ngayon kung pagod ka na? Ayan mga tol, perfect example to. Si Pukasevski, di ba? Ang nipis-nipis. Pinipili talaga i-backshot si Capre, oh. Eh tingnan nyo nangyari, oh. Kaya ang gawin nyo, palaki kayo ng itlog isin ng muscle. Araw-araw kayo kumain sa Mang Inasal. Only rice dun, eh. Mang Inasal, baka naman. Kaya kahit sa mga tip-in, sobrang daming tip-in talaga ni Capre, mga tol, no? Eh kasi, nangangapre siya ilalim, eh. Eh, tinan nyo, pinitutulungan na siya, oh. Pero sino pa rin nakakuha? Siyempre, si Capre pa rin. Alam ka namang, tip-in yung topic. Tapos papakita ko sa inyo, hindi nyo tip-in. Bakit naman yun, ba? O, isa pa yan, tinan nyo, oh. Diyos ko po, mga tol, no? Ikaw yung pinakamalaki. Ikaw yung pinakamahaba. Eh, pag ganun, laki talaga ng chance mo matapik yung bola, di ba? Huwag yung pag tumira yung kapi mo, bababa ka na kagad. Huwag ganun, tol. Gamitin mo palagi yung laki mo sa loob. Ang laki ng advantage mo dun, eh. Eh di ba, ang dami-dami mong ininom na cherry pear. Tapos natutulog ka palagi sa tanghali. Tapos gusto mo sa labas ka maglalaro. Eh para saan pa yung tangkad mo? Eh si Capre, tingnan niya, oh, walang skill, wala talaga, eh. Pero gamit na gamit yung resulta ng cherry pear. Cherry pear, baka naman. Pero syempre, hanggang dyan lang talaga siya sa opensa. Sa labas, walang shooting. Pero nakaka-dribble drive naman kahit paano, no? At para sa akin naman, that's already good enough for social inclusion, ha? Yung isang dribble na drive, pwede na talaga yun, eh. Kaya yun, bihirang-bihirang talaga makita yung mga drive siya tapos sasalaksak siya. Kung mapapasin niya mga tol, no, isang dribble lang palagi yung ginagawa niya sa drive niya, eh. Well, kasi hindi naman talaga yun yung porte niya. Hindi niya kailangan gawin to palagi, eh. Ang porte niya, depensa. Ayan, ayan, baon sa pansitan.
At itong si Capre mga tol ha, 1.4 blocks per game ngayong season. Syempre naman mga tol, kilala nyo naman siguro sa DPS ito, no? 3-time defensive player of the year itong si Capre eh. 2018, 2019, tsaka 2021. Tatlong beses pa eh. Kaya matapang ka ba? Oo, sa pasitan. O yan, tingnan nyo mabuti ito mga tol ha. Sa laksak si Booker T, mali yung pwesto ng katawan niya no. Kung maiiwo siya dyan, hindi siya makakapag-lateral eh. Ayan o, umiikot ha. Nem nila ako nakakita ng ganyan ha. Baon sa pansitan. At ito yung isang sentro mga tol no. Kaliwat kanan talaga yung ginagamit pang butata. Ayan, tingnan nyo, kanan niya no. Butata ka boy. Tapos ayan, pahook shot siya no. Tingnan nyo ginamit niya. Kaliwa naman ngayon. Yan yung sinasabi ko mga tol no. Kung ano yung malapit sa bola, yun yung gamitin mong pang butata. So legit na shot blocker talaga to mga tol no. Eh si Lori Mancanor, tingnan nyo, sumasalaksak ko. Binaon si Mancanor, tinitigaw pa. Ano na naman Mancanor, labang ka? Kala mo, ikaw lang marunong bumaon ha. Kaya yung value talaga ni Capre, makikita mo talaga sa dami na napapasabli niya natire no. Yan yung sinasabi ko mga tol, na ang isang sentro, kung gusto mo makapasok sa NBA, unang-unang dapat na meron ka ano ba? Depensa. Defensive player ka dapat kasi ang daming score sa NBA eh. Eh yung gitna, sino ba didepense doon? Ikaw palagi mananagot sa gitna, syempre, ikaw kasi yung pinakamatangkad. Kaya ang gawin mo, itaas mo palagi yung kamay mo na ganyan, malaking bagay na yun talaga eh. Eh kasi mapasablay mo lang, good defense na kagad yun eh. Okay, ay mapahirap mo yung tira kasi natakot sa Capre, yan, okay na yung ganyan eh oh. O yan, tingnan nyo mga tol. Eh, natakot o. Meron kasing Capre dumating sa loob eh. O, ikaw na lang to. Sa labas mo na yung tira. Yan, tungkab naman. O yan, tingnan nyo. Tulad yan, may parot o. Tapos nakita ng parot. Ay, may Capre. Ayan, bahala si Lord. Ayun, butata pa kay Capre o. So, ang ibig ko sabihin yan, mabago mo lang yung tira. Mapahirap mo kahit paano. Mas may chance sasablay talaga yun eh. So yun mga tol no, etong si Capre mga tol ay perfect example ng mga sentro na nakatapak sa NBA. Malakas yung katawan, malakas sa depensa, masipag, magulang sa loob, malaki katlog, patatakot ka tirahan ng harapan, mataas ang field goal percentage sa loob, rebounder, magaling sa mga roll, wala man sila masyadong skill, hindi ganun kagaling magdribble, walang shooting sa labas, pero 205 million lang naman yung contract. 205 million lang. Eh kasi kailan lang naman talaga na uso yung shooter sa labas yung mga sentro mga tol no? Pero kasi 90% na trabaho ng isang sentro sa basketball, ano ba? Sa ilalim talaga eh. Ikaw yung pinakamatangkad. Eh di syempre, doon ka talaga sa ilalim magtatrabaho kasi nandun yung advantage mo eh. Yan mga tol, ang isang patunay na hindi mo talaga kailangan mag-isang unicorn para makapasok lang sa NBA. Mas importante yung basic skills ng isang sentro kasi yun yung bulk ng trabaho mo. Hindi ka naman pati dribulin, pati tirahin sa labas eh. Yung mga gumagawa na sentro, yung mga star margarine lang eh. So tigil-tigilan na natin yung pagiging unicorn-unicorn na yan. Di tama yan eh. Mas okay yung mag-iisang Capre kagaya niya ni Capre oh. Walang ka-skill-skill pero nakakatakot pag nakita mo sa loob. Lalo-lalo na pag nakita mo yung sasangan ng puno ng India Mingo no. O yun, pakimagas, magligay, mga hitarin pa nung pa. Eh, si Capre.